Henry, madami ang turnout itong tournament mo, ha? Successful ang charity event mo. Congratulations. Thanks. Hindi ka naman alis, di ba? You'll stay till it's over? Siyempre, hindi. Sponsor ang Gidotti, eh. Dapat mo makita din ako, di ba? Of course. So, whenever you're ready. Henry? Marco? Hi. Kala ko hindi ka sasali. Nagbago ang isip ko. Hello, Emily. Sa akin. Hindi kong pangako eh. Pasensya ka na eh. Wala na yung mga vendors eh. Maski nga yung mga tao nagsialisa na. Tingin ko kasi hindi natitila ito kung ano ba. Ano, balik tayo sa opisina? Teka lang. Huwag mong sabihing takot ka pa rin mabasa. Ganun ba talaga pag tumatanda? Ayaw nang maambunan? Bakit? Hanggang ngayon, takot ka pa rin sa kulog. Katrina! Katrina! Magkakalakit kayo na! Bumalik ka sa kotse! Katrina! Bumalik ka tayo sa kotse, magkakasakit tayo niyan. Hindi, no? Hayaan mo na ako maging masaya. Kahit ngayon lang. Nag-i-enjoy lang na parang bata. Sana lagi natin maulit to. Salamat, Daniel. Salamat kasi bumalik na si Onan sa buhay ko.
Sige. Mag-ingat ka. Salamat. Henry, panalo ka na, hindi ba? Ikaw yung may pinakamataas na score. Sa ngayon. Pero pag napasok ni Marco tong shot na to, magtatay kami. Congratulations, Marco. Our scores are tied at 6 over. So, paano yan? Well, according sa rules, mag-sudden death playoff tayo sa 18th hole. Let's take a short break muna. Sige. Sige, short break muna tayo before we resume. Emily, pwede pa tayo mag-usap? Halika, doon muna tayo. Let's go. Jane, aalis ka? Opo. Tumila na kasi yung ulan. Susunod ako sa golf tournament. Ah, okay. Sige po. Sige, Emily. Babalik na ako sa table and then I'll see you around. Oh, sige. Huwag ka mawawala. Magkasama tayo sa course. Okay. Sige. Henry. Marco. Ready ka na sa sudden death natin? Of course. That cup has been with me for years. Hindi ko bibitawan yan. Gusto mo bang mag-side bet tayo? Pagpustahan natin ng GS Corporation at saka Montenegro Corporation. Ano? Ang shares ng kumpanya ninyo? At papatawa ka ba? Hindi ko isusugal yun. Hindi shares ang gusto ko. Ano? Oras ni Emily. Kaya ko nga ini-encourage si Marco na sumali sa golf tournament para makita sila ni Emily. Madam? Maasa pa rin po ba kayo na kapag nagkita silang madalas, eh, si Emily mahuhulog kay Sir Marco? Exactly. At pag nangyari yun, makokontrol na ni Marco si Emily. Eh, paano, madam, kung pag nagkikita sila, eh, ang mapag-usapan nila yung tungkol sa ano, yung sinasabi niyo tungkol sa anak? I don't think so. Pareho naman silang naniniwala na wala silang anak. I'm sure hindi nila mapapag-usapan yun. Teka. Hindi ata tama na si Emily ang ipupusta natin. Hindi. Hindi naman si Emily. Oras lang niya. Gusto ko lang siya makausap. Well, if it's business, dapat andun ako. Join us anytime. So? At paano kung matalo ka? Ano makukuha namin? Ano gusto mo? Controlling shares ng Montenegro Corporation. Ano? Natatakot ka, Marco? Sige. Deal. Deal. See you in a while, na? Talaga? Magkaibigan na kayo ni Katerina. Parang ang hirap namang paniwalaan, no? Bakit naman hindi? Ikaw tayo nga naging magkaibigan eh. Kami pa ni Katerina. Iba yung sa inyo. Iba yung pinagsamahan nyo. Yung pag-ibig nyo. Eh, hindi mo ba ipaglalaban yun?
Eh, para saan pa, Johanna? Alam mo naman yung sitwasyon na ni Katerina ngayon eh. Tanggap ko na yun. Saka, mas okay na to. At least magkaibigan kami. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Sumusuko ka na. Ayokong gumawa ng kahit ano pa na ikasisira na pagiging magkaibigan namin. Kilala ko si Katerina. Kapag nakaramdam yun, sigurado lalayo sa akin yun. May ilang. Alam mo kung gaano ko pinangangalagaan yung pagiging magkaibigan namin. Pag hindi niya mapasok to, may chance pa tayo. At paano kung pumasok ang bola niya? Panalo na siya. Marco. Kung gusto mo, kalimutan na lang natin ang side bet natin. Hindi naman ako interesado sa shares niya. Kinakabahan ka na ba? Hindi. Pero... Tuloy ang bet natin. Titira lang ako. Excuse me. Tatawagan ko lang.